Hello everyone! Tuloy-tuloy na po natin ang paghahanap ng beachfront hotels dito sa Boracay para po sa inyo. And this time, dito naman po tayo sa May Station 3. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please do subscribe at like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Pag-hotel hunting dito sa beachfront naman na Station 3 para sa inyo. So, nandito tayo sa may beachfront ng La Carmela de Boracay. So, yun namang La Carmela de Boracay, yun yung starting point na ng Station 3. So, pasensya na ha kung medyo maugong kasi lakas talaga ng hangin, guys. Tapos, ayan, yun yung panahon ngayon. Kung ngayon kayo pupunta ng Habagat season, maaraw, tapos bigla namang kukulimlim. So, pasalamat na lang tayo, hindi pa tayo inuulan or wala pang bagyong pumapasok. So, ito yung La Carmela de Boracay. So, nandito yan sa May Station 3. So, meron na rin tayong nagawang video dyan. So, hanapin nyo lang doon sa may YouTube channel namin. Nandoon lang yan. Na-review na rin namin yan at naipakita na rin namin yan sa inyo. And then, meron din dyan lunch and a dinner buffet. So, tingnan natin kung matatry natin. Paglagpas nyo lang ng kaunti sa may La Carmela de Boracay, meron ditong daan, papunta na to sa main road, doon na kayo sa may Station X naman, lalabas. Guys, another beachfront hotel dito sa may Station 2, ang Calypso. So ayan, parang nasa may mga 2,000 to 3,000 pesos yan a night. So ang ganda rin ang location yan. So guys, kaunting bahayan kasi lang, hindi nyo naman kasi nakikita. Ang totoo, humihintuhin po kami guys, kasi sobrang trick na trick yung araw. Ayaw maarawan eh, no? And then guys, ito ipapakita namin sa inyo. Dito sa May Station 3, hindi ko alam ha, kung may schedule yung linis. Ayan, nakikita nyo ba yan? So, hindi pa siya nalilinis. Hindi ko alam kung may schedule. Kasi sa May Station 1, di ba nakita nyo? Nililinis siya dun sa may bandang Station 1. Dito, hindi ko alam kung may schedule. Kung baka mamayang hapon pa sila dito maglilinis. Pero for sure, lilinisin naman yan. Baka inuna lang doon sa May Station 1. Kaya doon makikita nyo, parang ang ganda-ganda talaga ng beach. Kasi nga, tinatanggal yung mga ganyan. And then, konting lakad lang from Calypso. Nandito naman yung Andox. So, ayan. So, tatlo yung Andox dito sa May Station 2. I mean, dito sa may area na to. Doon sa May Station 2, meron doon sa may papuntang Gulabo Beach, meron sa may D-Mall. And then, kung gusto nyo yung beachfront, dito kayo sa may Andox sa may Station 3. Taray, diba? Andox, pero beachfront. Guys, konting lakad lang, ito na yung Bamboo. Meron din sila ritong buffet na lunch and dinner. So, tignan natin, ang dami kasi nyo nagre-request na i-review namin yung buffet ng La Carmela at yung Bamboo. So, tignan natin kung meron tayong magagawa. Kasi talagang grabe, parang hindi na yata mo pang buffet. Hindi ko na kinakaya. Ito talaga pang buffet. Panglaban to. So, panglaban to. Diyos ko, pang championship to, guys. Tapos ayan, eto, paglagpas nyo na ng kaunti, eto naman, puro na rin ito pa sa lupo. So guys, ang technique dyan, technique talaga, huwag kayo dung bumili sa mga kasi mas mahal yung mga sa lupo. Dito, mas mura siya. So basta tingnan natin kung makakagawa na tayo ng vlog tungkol dyan. Tapos ito yung hub guys. So kahapon nanood kami dyan na fire dance. So gabi-gabi dyan may fire dance. Dito yung may pinakamalaki at pinakamaraming fire dance. And then, every hour yata siya meron from 7 p.m. to 11 p.m. Guys, another resort dito sa may beachfront ang Paradise Garden. So nakagawa na rin tayo ng vlog niyan. Isa to sa may pinakamalaking resort dito sa may Boracay. Kasi sakop nila yung mula main road hanggang dito. So imagine nyo yun, maglakad lang kayo from main road papunta rito. Para na kayo naglakad ng buong buhay. So ayan, so tignan nyo, minsan may mga rooms dyan na parang wala pang 2,000 pesos. Grabe, bigla na lang kasi ngayon nagtaasan eh. Ang maganda sa amin, nung nagsisimula kami mag-travel, nung kaka-open pa lang, ang mumura pa ng mga hotels, naabutan namin ng mura. So nakakapag-stay kami dati. Ngayon, hindi, medyo mahal-mahal na siya. And then guys, ito naman yung Cafe Maruca. So ayan, isa rin to sa mga sumisikat na rin sa may social media. So lagi nyo na itong nakikita. Cafe Maruca. For me ha, alalakad ko rito, ito yung pinakamagandang cafe dito sa my station. Guys, isa pa sa nilulook forward ko
na makakolaborate. Charot. Na mapag-stayan. Itong Astoria Current dito sa May Station 3. So, ang ganda rin ang review dyan. Kaya gusto ko rin ditong mag-stay. Pero sa mga susunod na araw, kasi talagang grabe. O sa mga susunod pala na mga Boracay series pa natin. Kasi, and then ito pa nga, hindi nga ito matuloy-tuloy yung Golden Phoenix. Ito rin yan. So ito, itong diretsyong to, mula dito, ito na sa may pupuntahan natin, sa may pinaka-huling hotel na ipapakita namin sa inyo. Gusto ko na itong area na ito. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga ako kung pagpipiliin ako, mas gusto ko na rito sa may Station 3 kaysa dito sa may Station 2. Ito naman yung Sands Boracay. Yan. Boracay Sands. So dito naman, mapifeel mo talaga na parang, alam mo yun, nasa Boracay ka, pero mas tahimik, ganun. Kasi sa loob, mas relaxing. Diba ganda yan? Ito yung naging room ko lang sa hotel dito. Diba, nakakadon yan. Yung pagsili mo ng veranda mo, ito ka, beach front. Kada na naging veranda. So, kung hindi nyo pa napapanood yung hotel, tour namin dito sa may Boracay Sands, panoorin nyo. Ganito rin. Siyempre, familiar na kay lahat dito, guys. La Isla Bonita. Kasi lately, puro Station 3 yung ipinapakita namin sa inyo. So, tignan nyo ito, guys. Ha? Minsan, kapag nagpo-promo, nagwa 1,000 pesos yan. La Isla Bonita. Pero mag-request kayo ng mababang room. Kasi kapag hindi, oh, Diyos ko. Talagang bababa talaga kayo. Wala pa silang lift, no? Oo, wala silang lift. So, last time, ang nasa turn for ata ako, third, na maaalala. So, ayan yun, guys. Tapos natabi, itong crown or so, hindi ko alam guys, medyo pricey ito ha. Parang nakikita ko ito na sa may kulang-kulang 3,000 or misa 3,500. Pero hindi masyado pwede. Sa Agoda lang. So sa mga nakapag-stay nyo na dito. Kamusta naman ang stay nyo dito sa crown? Guys! Ito na. Kapag-stay na rin tayo dito. Nandito tayo sa may White Sand, Boracay. Nakapag-stay na tayo. Ah, yung tatang wala sa mga libre. Ah, yan. Ay, diba? So, pakita nga natin kaya tayo ng ito yung pool area nila, guys. So, tignan nyo na lang din yung price. Nakapag-stay na tayo dyan. Pero parang nag-range ko sa may 3,500 pa. Yung pinakamurang price. Lakad lang tayo, guys. Ito na yung sinasabi ko rin lagi kay Enzo. Ito na yung favorite part ko dito sa may Station 3. Yung paglagpas ng White Sand Boracay. Ito, nakita nyo ba? Parang ang tahimik na. Tapos ako, ginagawa ko dito, guys. Kaya, nagmumuni-muni ako dyan. Kasi dito, parang may pagkakalong local na, or locals na. Kasi tignan nyo, may mga bangkana. Tapos kasi pag pinasok nyo, parang may mga bahay-bahay na. So, yun yung kaibahan dito sa may part na to. Pero mas na-enjoy ko dito. Talaga ako tumatambay last time. Kasi nga di ba puro Station 3 na yung mga hotels na kinukuha namin last time. So ayan o. Ang ganda rin ang beachfront dito guys. Malapit. Ito na guys. Ito na yung naming hotel na ipapakita sa inyo. Ito na yung Ocean Club. Ang alam ko, meron pang hotels dito sa may dulo. Pero never ko pang narating yung dulo guys. Alam mo na doon pa yung Awana, tapos yung Camila Hotel ba yun? So ito yung Ocean Club guys. Dati guys, yung Ocean Club, yung hotel rate nila, nasa 3,500 lang, nasa may pool access ka niya. So ngayon mahal na rito, nagpa 5,000 pesos na rito guys. Ganda yan guys. Guys, lumagpasang kami ng kaunti. Ito yung first time ko lumagpas doon sa may Ocean. Nakakata yung Ocean Park. Ocean Club. So dito guys, mas tahimik na siya. Marzon, Boracay. So ayan, marami pa rin ditong hotels, yun nga yung alam ko. Pero hindi ko na ngayon masyadong dinidiretso. Kasi nga, medyo nalalayuan ako pag ganoon. Ang ganda ng beachfront pala talaga dito. Ay grabe, ang lawak ng beachfront. Saan ba kami bababa? Grand Blue Beach Hotel. Ayan, dito rin yan sa may Station 3. Ay ito pa guys, so Sandals Inn. Dito sa may lugar na ito, parang more on
scuba dive. Yeah. Oo, ganun. So, di ba nga madadari doon, ang dami na doon mga scuba diving centers. Ayan, guys, look! Yung doon sa may pagitan nung hindi naman diniwid, yung sa may dinadaan na nating parang ano pa tawag doon, yung ruins doon. O basta ganun. Sa may parang grotto doon, sa may basta sa may pinaka station 1, yung sa may Dalind, Boracay. Ganitong-ganito siya. Ganun yung itsura niya, guys. Ang ganda rin talaga dito sa may station. So anyways, ayun lang. Masyado na mga batong vlog na to. So ako kasi, mas familiar na ako ngayon sa may station 3. Kasi nga dati ayoko rito sa Station 3. Pero ngayon, nung mga nakapag-stay na ako nung mga nakaraan naming series, so nagustuhan ko na rin siya. So sana rin po kayo nagustuhan ninyo. And huwag kayong mag-worry kung sa Station 3 kayo. Kasi maganda rin dito sa may part na to. Ayan guys, sa kompleto na natin ang pag-beachfront hotel hunting natin para sa inyo. From Station 1 to 3. Lalakad na talaga natin. So sana po na-enjoy ninyo and nakatulong po sa pag-decide. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone!